lahat. Good evening. And good morning, good afternoon, and good evening sa lahat. Thank you so much. Grabe yung energy ni Coach Leah. Sumayo, grabe yan, no? Yung energy. Please type 1 if loud and clear nyo naman po kung naririnig para at least alam ko po. Ayan, thank you so much sa lahat po ng nag-type 1. And sa lahat ng mga naka-on yung video, thank you din. Diba? Kasi syempre, ang unfair naman yung kagandahan namin ni Coach Leah, nakikita nyo, tapos yun, hindi namin nakikita, di ba? Ayan. Kasi virtual na nga lang tayo nagkakasama-sama, tapos naka-off cam ka pa. So, baka naman dapat ikahiya sa mukha mo. So, dapat naka-on cam ka talaga. Di ba? Ayan. So, thank you sa lahat po ng nagta-type, no? So, yun nga, totoo po yung sabi ni Coach Leah, Christmas party po ng mga top earners ngayon. So, pero syempre, Red Lions to eh. Ito yung talagang isa sa iniidolo ko na grupo sa buong uno. Okay? Sa buong company. Kaya talagang, ano yan, drop everything. Di ba? Okay? So, excited po ako kasi ito yung second time na nakapag-share po ako sa na makakapag-share po ako no sa Red Lions. And sabi nga eh, pagka second time, pag naulit na na-invite ka, ibig sabihin meron kang something na na-touch dun sa mga na-share ko no. So, kaya sobrang excited po ako ngayon. Okay? So, meron po ba dito bagong sali lang? Yung as in kakasali lang ngayong araw, ganun, isang linggo. Meron ba? Okay, meron. Okay. Meron din ba dito mga ano na, mga isang buwan, dalawang buwan? Meron din ba dito? Ayan, meron daw, meron. Okay, so ganda kasi actually ako, kwentuhan lang naman tayo, di ba? Kwentuhan lang tayo kung ano ba nangyari na sa akin dito sa business. Okay, I'll be sharing my screen para formally ma-introduce ko yung sarili ko sa inyo. Ready na kayo? Please type yes if ready ka na. Ang daming babae, oh. Iba, pagkababae ka, tapos kumikita ka ng malaki. Diba? Yan. Okay. So, nakikita nyo na po ba yung aking screen? Okay, so yes daw. Thank you sa mga nagta-type, no, sa mga nagre-response. Okay, so ang full name ko po, ito po yan, Aubrey Hermosa Abatayo. And 6 years na po ako dito sa business. So 6 years ko nang ginagawa itong negosyo natin. And for 6 years po, isa na po ako sa software executive ng company. Isa na rin po ako sa part ng Millionaires Club, Car Achiever. Actually, yung car achiever po na yan, 3 times na po ako na-awardan bilang car achiever. Then, one of the international top earner. Tapos, yung black diamond po, yan po yung pinaka-elite circle or yung mga core ng Team Diamonds International. And lately lang po, this year, kakabili ko lang po ng property. So, galing po ako sa Team Diamonds International, kung familiar po kayo. So ang mentor ko po or yung isa sa founder ng Diamonds International, siya po ang top 5 ng buong company. Okay? So for 6 years yan po yung mga major na award and result na nangyari sa akin. Pero syempre hindi naman pagkapanganak sa akin, nakasali kagad ako sa uno, di ba? Hindi ako kagad naka-uno sign ako eh. So kagaya mo din naimbitahan, na-introduce yung negosyo, di ba? Nagsimula din na walang alam sa negosyo kasi syempre, di ba? Yung iba sinasabi kasi, ang iba kasi ang nakikita na yung resulta na nandyan, di ba? Pero hindi alam or hindi niya nakikita kung saan ba nang galing. Tama ba? So, ayan, ito po ako nung time na nag-start ako sa business. Actually, yan po yung first day ko dito sa negosyo. That's ano po, December 7, 2015. Okay? So, kaka 6 years ko lang po nung December 8.
So imaginein mo po, no? Nung panahon po na yan, yan po yung panahon na nagtatrabaho ako, na binibigay ko yung sipag ko, binibigay ko yung galing ko, binibigay ko yung tiyaga ko dun sa pagtatrabaho ko, na matit na part, kahit anong sipag, tiyaga ang gawin ko, yung sinasahod ko, kung hindi sakto sa mga bayarin, talagang kulang na kulang na kulang pa. Lalo na pagka nag-text na yung, alam mo yung pag nag-text na yung nanay ko, ngangamusta. Tapos pag nireplyan mo, may kasunod na yun. Kailan ka magpapadala? O diba yung mga ganong text? Ayan na eh, yung mga mahirap replyan yung pag nangamusta bigla eh. O diba? So, bakit po ano, bakit kulang na kulang? Ang trabaho ko po dati, okay, kasambahay po ako, nakaranas po ako mga maging kasambahay. Nakaranas din po ako na maglinis ng bakuran. Okay? Pero nung time na na-introduce po sa akin tong negosyo, sa maniwalat kasi hindi, labandera po ako. Yang itsura na yan. Okay? Yan yung panahon na nagtatrabaho ako sa laundry shop. Yung iba sinasabi, eh sa laundry shop, di ka naman naglalaba dyan. Uy, ano ka ba? May mga maaarte na nagpapa-hand wash sa laundry shop. Okay? So kaya naglalaba rin talaga kami. Ang malupit, yung laundry shop na pinasukan ko pa dati, yung pa yung ano, manual. Kaya ilalagay mo sa washing, yung ubiikot. Tapos ililipat mo sa dryer. Tapos pagkatapos sa dryer, ililipat mo pa ulit sa pinaka-dryer para matuyo. Ganon dati, kaya ang nangyari, pasma-pasma talaga. Dami kong ugat sa kami. Tapos nanginginig talaga kasi siyempre mainit, hawak tubig, magtitiklet, mainit ulit. So ganon yung routine ko dati. Na imagine, ang sipag ko, ayaw kong pumayag na umabsent, hindi ako nagpapalate. Ano, kahit masakit yung dyan ko, masama, pakiram ko, kailangan kong pumasok. Kasi, syempre, sayang ang kikita, di ba, sa trabaho, no work, no pay. So, tsaka, syempre, sa dami ng bayarin ko, pag ako nag-inarte, gutom aabunin ko, alam mo yung ganon. And take note, 12 years old pa lang po ako. Nagtatrabaho na ako. Kung saan-saan ako nagtrabaho, basta kung saan may pera, pinapasok ko, basta legal, tsaka ano, di ba? Legal, tsaka wala kang tinatapakan na tao. So, yung trabaho talaga at the young age. Bakit gano'n? Kasi self-supporting po ako dito sa Maynila. So, imagine, self-supporting ka. Wala kang ibang aasahan kundi sarili mo. Hindi ka pwedeng mag-inarte kasi nga, kaya pag nag-inarte ka, gutom ka. So, yun ako. Okay? Kaya bata pa lang, talaga kung pag-uusapan natin yung hirap ng buhay, pinadaanan ko na. Pinagsawaan ko na kung pwede lang isukay. Ganon talaga. Kasi di ba, hindi naman natin mapipili yung pamilyang magkakaroon tayo eh. Tama? Ang nanay ko po, ang nanay ko kasambahay. Ang tatay, ang stepfather ko, construction worker. Kung isipin mo, di ba? Buhay may... Alam mo yon. So, sa amin pa lang talaga, kulang, sabi ko, yung iba sinasabi nila, isang kahig, isang tuka sila. Kami, tatlong kahig, isang tuka ginagawa namin. O, ganon ka grabe. And kung isipin mo, no, 6 years ago, 2015, 'di ba alam na alam natin yung buhay mahirap na. Tama ba? Mahirap na buhay nung 2015. Tama o hindi? Hindi na. O mahirap na buhay 2015. So ako, naranasan ako yung hirap ng buhay dati. So sabi ko, pag hindi ako gumawa ng bago, pag hindi ko grinabit ng opportunity na to, hindi ko alam kailan pa siya babalik. Diba? Mahirap mong paniwalaan yung laki ng kitaan sa negosyo na to nung first time na present sa akin yung negosyo. Kasi wala naman akong kakilala na kumikita ng malaki. So kaya nung una sa akin, talagang kaduda-duda, nakakatakot. Eh gano'n naman talaga pag first time eh. Diba? Sa lahat naman ng first time, nakakatakot yan. Pero, yun nga, hindi mo malalaman isang bagay hanggat hindi mo sinusubukan. Eh so, sabi ko, nung nakita ko tong negosyo, matagal naman na akong wala. So pag ginawa ko tong negosyo na to, ano pang mawawala sa akin?
Wala naman na eh. Ang maganda niyan, pag sinubukan ko at sineryoso ko itong negosyo, baka mangyari pa sa akin yung nangyari sa mga ibang distributors na nabago yung buhay. Nagets mo? So, alam mo yung talaga, yung bata ka, tapos gusto mong nasan yung masarap na buhay. Kaya talagang nung ito yung negosyo natin, talagang hindi ko pinalagpas. Wala akong pera nung na-invite. So baka ikaw ganun ka din, di ba, nung na-invite ka. Wala akong pera. Ang sahod ko po sa laundry shop dati, 150 pesos kada araw. 150 kada araw. Walang absent, walang late. Pag late ka, mababawasan pa yun eh. So, 150. So, sa isang buwan yun, 4,500. Kaya para sa akin dati, yung 8,998, kayamanan yun. Hindi pwedeng 20 pesos, hindi pwedeng malaglag. Kung pwede ko lang lagyan ng zipper yung balat, walang malaglag na barya, gagawin ko eh. Kasi nga, ano mo yun, bawat piso dati sa akin, talagang grabe yung paghihirap. Kasi nga, syempre, 12 hours ako naka-duty sa laundry shop. O diba? Tapos 150 ang sahod isang araw. So, madalas OTTY pa, diba? Overtime, thank you. So, wala akong choice. Bakit? Hindi ko na, kasi high school graduate lang din ako. Alam naman natin sa labas, pagka mababa pinag-aralan, mataas yung diskriminasyon. Tama ba? Tsaka tingnan mo naman yung itsura ko na yan. Kung, diba, eh, sa mga mall, unang sinasabi, diba, dapat with pleasing personality. Eh, ang itim-itim ko nung panahon na yan, tapos kung medyo malinaw lang yung picture na yan, makikita mo, grabe yung tigyawat ko. Alam mo, yung tigyawat na nagkaroon ng muka. Ganon. So, yun yung itsura ko dati. Wala, hindi lang talaga ako nagpipicture kasi dati, kasi nga nakakahiya. Siyempre, ayoko naman na kahiya-hiya yung itsura. Kaya hindi ako nagpipicture, pero sabi ko, sayang pala that nagpicture ako dati. So, yun na nga. So, di ba, wala akong pera, wala akong 8998. Dahil naintindihan ko, nagustuhan ko, at alam mo yung gusto ko nang mabago yung buhay ko, kinabukasan, kasali ako. O, di ba? From pera, kinabukasan, nakasali. Bakit? Mas malaki yung pangarap ko compared sa 8,998. Minsan, cellphone nga. Mas mahal pa yung cellphone natin kesa sa 8,998. Pero yung cellphone natin, ginagastosan mo, hindi ka kumikita dyan. O appliances mo, TV mo. Baka mas mahal pa yan compared sa 898, pero yung TV mo hindi naman nagbabalik sa'yo ng kita. Gumagastos ka pa ng cable, gumagastos ka pa ng Netflix, gumagastos ka pa ng kuryente. Alam mo yon. So, kaya, tsaka sa akin dati, sabi ko, pagka may emergency kami sa probinsya, wala naman akong pera eh, pero nakakagawa ko ng paraan. So, ibig sabihin, hindi lang pala, emergency yung laging gagawa ng paraan. Ang pwede mo rin gawa ng paraan, yung opportunity na daan sa buhay natin. Diba? So, kaya doon time na yun talaga, ang ginawa ko, cash advance. Eh, dati pa naman, nagka-cash advance na ako. Eh, pag nangingi sa probinsya namin, wala akong pera. Sabi ko, boss, pa-cash advance naman ako. Pero syempre, magkano lang cash advance? Nangutang ako. Eh, dati pa naman, umutang na ako sa Bombay, may libre pang tuwalya. Familiar ba kayo sa ganaan? Yung Bombay, may libreng tuwalya. Pag wala kang panghulog, sasabihin mo, wala, tulog, umalis. O, yan. O, tuwa-tawa ka, no? Nakaka-relate ka. Mahirap ako sa Bombay. So, pag gano'n lang ang pinapiram ng Bombay, 1,000, 2,000. Pag wala kang negosyo, hindi ka pwede sa 5,000 pataas. O, di ba? So, kaya magkano lang nahiram ko doon. Then, nagbenta ko ng mga gamit na hindi ko na ginagamit para ma-convert sa cash. Actually, yung mga ginawa kong paraan, hindi yung tinotolerate ng company. No? Yun lang kasi talaga yung paraan ko. Okay? So, baka ma-misinterpret nyo. So, yun lang yung paraan ko talaga. Kaya, ginawa ko yung mga bagay na yun. Which is, hindi ko pa nakita naman itong negosyo na to. Ginagawa ko na magbenta, mangutang, magsanda. O, di ba? Paulit-ulit ko na yung ginagawa eh. Pero, maganda this time, sa negosyo ko man nilaan. Okay? So, nakasali na ako, may nakuha kong products. Pagsali ko, alam mo yun, naglabas ako ng pera, tapos may products. Hindi ko alam na may produkto palang kape. So, sabi ko, nung gagawin ko dito, hindi ako magaling magbenta.
Na, at saka isipin mo, mga gluta soap yung hawak ko, ang itim-itim ko. So sabi ko, paano ko mabibenta itong, alam yung gano'n. Buti na lang, marami yung kaibigang bakla. So yung mga kaibigan kong bakla, sila yung nagbenta. So after 3 days, naubos lahat ng products, 9,600 yung bumalik sa akin. So sa 9,600, sa kanila na yung 600, 9,000, binayaran ko yung napag-utangan ko, tinubos ko yung mga sinangla ko. In short, pala akong pinuhunan. Ang tawag doon, diskarte. O, di ba? So, since kasali na ako, alam mo, pagsali ko, yung, ang sad na part lang kasi dyan, pagsali ko, after a week, yung pinaka nagpasali na sa akin, hindi ko na nakita. O, di ba? Yun yung una at huli naming pagkikita. Pero, dahil nakapunta ko sa office, nakita ko mismo, ang daming gumagawa ng negosyo na to, ang daming nagiging successful. So, kahit wala yung pinakataong pasali sa akin, inaral ko yung negosyo ko ng kusa. Matind ako ng training kung saan-saan ako nakikisit in, kung saan may training. Bakit? Ang unang, sa mga bagong sali dito, no, ang una mong i-goal dito, given naman, i-goal natin yung income. Pero di ba, para magkaroon ka ng income, dapat alam mo paano ka kikita. So dapat alam mo yung mga how. So, kaya kailangan, aralin mo talaga yung negosyo natin. And typical naman na naririnig na natin na pag marami kang alam dito sa negosyo natin, malaki yung kikitain mo. Okay? So ang una mong i-goal or i-acquire, yung knowledge and skills dito sa business natin. Kasi kahit saan ka mapunta, pagkabisado mo negosyo mo, kaya mo pa rin kumita ng kumita ng kumita. Pero lagi kang nakadepende sa upline mo, eh yung upline mo, busy din yan. O, di ba? So, pag busy upline mo, pag may invite ka, tapos yun na pala magiging alas mo. Eh dahil nakadepende ka sa upline mo, ano mangyayari? Tsaka na lang tayo kasi busy pa si upline eh. O, di ba? Sayang naman eh, paano kung yun na rin pala yung magiging alas mo, di ba? Paano pala yun pala yung magiging upline liya mo? O, di ba? Sa kabila mo, left and right mo. Eh kaso dahil nga hindi ka marunong, hindi mo kaya mag-present, nasayang tuloy. Sa'yo na dapat napunta pa sa iba. Diba? So bakit ganon? Bakit bumunta ako ng office? Bakit inaaral ko yung negosyo kahit wala yung nagpasali sa akin? Simple lang. Kasi meron akong pangarap. Diba? Yung upline ko, baka kaya siya nag-quit? Kasi yung pangarap niya, eh ako malaki pangarap ko and take note, hindi naman siya yung naglabas ng puhunan para sa akin eh. Ako naman gumawa ng paraan to para makasali. Tama ba? So kaya kahit nag-quit siya, ako nagtuloy ako, bakit ako namuhunan eh. And nakikita ko sa account ko, hindi naman pangalan niya. Ang nakita ko pag nilalagin ko yung dashboard ko, pangalan ko naman. Nagets mo? So, ibig sabihin, walang ibang responsible sa account mo, kundi ikaw. Ang swerte mo na lang din, kasi nga, yung upline mo or yung coach mo, kinukulit ka lagi. Di ba? Lagi kang pinapalo, pinatawagan. Di ba? So, napakaswerte mo nga eh. Okay? So, ako, naman, ang tao may pangarap, meron niyang kusa, hindi mo kailangan kulitin yan. Hindi mo kailangan sabihin, oh, alas, so, yun na, training na ng RGS. Hindi na ganun. Dapat automatic na yan. Bakit? Ikaw may pangarap eh. Pag kumita ka ng malaki, sa'yo naman nakapangalan. Pag nagkakotse ka, ikaw na magdadrive. Yeah? Pag nakabili ka ng ano, house and lot mo, ikaw naman titira. So, kaya dapat meron kang kusa. Okay? Kasi from there, dun lalabas yung ano eh. Pag may kusa ka, syempre yung drive mo. Diba? Nandun na din yan. And na ituturo yung skills, na ituturo yung knowledge, pero yung burning desire, yung pagkagusto talagang umasenso. Manggagaling kasi talaga sa yan, depende sa laki ng pangarap na meron kay. Tama ba? So, kaya ayun, ako, pangarap talaga. Yan yung unang meron ako, sabi ko nga, hindi ko pa nakita yung negosyo, pangarap umasenso, pangarap na makabili ng mga bagay na hindi ako nagkaroon dati, yung pamilya namin. Madami. Yeah? Madami yung pangarap na yan eh. So, yan yung pinangahawakan ko
nung bago ako sumali. At yan din yung pinangahawakan ko. Every time na dumadaan ako sa challenges, sa trials, sa discrimination, alam mo yun, yung sa discouragement, sa lahat. And yung pangarap, yung hindi ko binitawan. Eh kahit gahibla na lang yung buhok, gahibla ng buhok yung dahilan mo para magstay ka. Dahil mas malaking pangarap mo, mag-i-stay ka talaga at kakapit ka eh, hanggang sa makuha mo. Tama ba? So, tsaka pag malaki pangarap mo, hindi ka basta-basta bibitaw. Tama ba? Pero kung halimbawa, ang goal mo, isang cellphone lang. Pag nakuha mo yung cellphone, wala na. Tapos na. Pero pag malaki talaga pangarap mo, lalo na pag parang sa pamilya, hindi ka basta-basta bibitaw. Okay? So, ito yung isa sa na-realize ko kung bakit ko sineryoso tong negosyo. Actually, narinig ko to kay, ano, kay Coach Warren eh. Before kay Mentor Warren, habang nagtitraining siya sa isa dun sa office dati, naalala ko to. Yung mga options para yung maman. Di ba? Parang, kahit ikaw, di ba? Alam mo naman sa sarili mo eh. Ano pa ba ang ibang option natin para yung maman? Nang mabilis ah. Nang mabilis. Na wala kang tinatapangan tao, wala kang inaagrabyado. Okay? So, ito yung mga narinig ko doon. Ilan to sa mga narinig ko. Para umaman ka daw, pwede ka naman mag-artista. Tingin ka sa salamin. Diba? Tingin ka sa salamin. Katanggap-tanggap ka ba? Anong special skills or talent na meron ka para matanggap ka sa pag-aartista? O, diba? And take note, hindi naman lahat pagka nag-artista ka, yayaman ka kagad. Matagal din na proseso. Di ba? Sara Geronimo nga eh, bago nag-click yung tala niya, di ba? 3 years na, bago nag-boom. Di ba? O, tingnan mo, ABS-CBN nga eh, nagtara eh. Di ba? So, mag-aartista ka pa lang, ang dami ng artista na, di ba? Na nauna sa'yo. And pag nag-artista ka, habang bata ka, papakinabangan pa pag tumanda ka na. Ano na? O, di ba? So, yan siya. O, katanggap. O, tanong mo sa sarili mo, di ba? Katanggap. Ah, ako dati, aminado ko, hindi. Wala akong talent. Nasa so, ang itim ko. Di ba? So, anong ipanalaman ko, di ba? So, wala na kagad eh. Hindi kagad ako qualified dyan. O, pangalawa, sports. Marami din yung maman sa sports, ha? Tingnan mo, Manny Pacquiao. O, Manny Pacquiao. Kaso nga lang, gusto mo magpabugbog ng muka? Gusto mo ba? Para yung maman ka. O, di ba si, ano, yung lately lang, si Heidi Lynn Diaz. Tama ba? Tama, di ba? Si Heidi Lynn. Yung maman siya. Yes. Pero ilang taon din naman siyang nag-training. Ilang taon din siya na walang suporta nga yung training niya eh. Di ba? Pero dahil may goal siya, may pinutunayan niya. Oh. So, pero hindi rin instant. Tama ba? So, ilang beses din nagbuhat. Ilan yung binuhat niya na, di ba? Ano ba ang tawag dun? Barbell ba yun? Or dumbbell? Sa ganun. Oh. So, eh paano pagka hindi ka na bata, oh, 'di ba? Anong chance mo para lumabas sa sports? Baka mamaya konting takbo mo lang. Yung ano mo, yung buto-buto mo nagtutunogan na. Diba? So, oh, lalo na sa panahon ngayon, 'di ba? Hindi ka na nakakapag-jogging, yung lifestyle mo hindi ka na ganoon ka-healthy. Oh, paano na? Wala na. Oh, 'di ba? Tatakbo ka pa lang. Yung kalaban mo, nasa harap na. Wala na, talo ka kagad. O, pangatlo, para umaman tayo, politics. O, yan, napapanahon to ngayon. Politics. Ito na lang isipin mo. Presidente nga ng Pilipinas, hindi nga kumikita ng kalahating milyon eh. Hindi nga kumikita ng 100,000 presidente na ng Pilipinas eh. So, para umaman ka sa politika, alam mo na. Alam mo na, hindi ka na sasabihin ha. O, alam mo na.
So, kung wala kang konsensya, pasok ka sa politics. Pero kung ikaw yung tipo ng tao na gusto mo lang tumulong talaga tapos papasok ka sa politics, hindi yan yung vent, hindi yan yung way para mag-generate sa inyo ng malaking income. 'Di ba? Kung yung puso mo nasa pagtulong talaga, sabi nga eh, kapag pumasok ka sa politika, tapos yung heart mo, pure na pagtulong yung gusto mo mangyari, abunado ka lagi. Abunado ka lagi. Okay? So, yan yung sabi. Oh. Ito pa yung isa. Oh, sell illegal drugs. So, yan talaga, di ba? Marami yung kaso lang, handa ka ba maghaplos ng rehas pag ginawa mo yan? Oh, di ba? Marami kang masisiyang buhay pagka ganyan ginawa mo. Okay? O, oh, ito sa mga kababaihan. Ririnig ko to dati. Para daw naman ang mga babae, ito, maghanap ng 4M. Pamilyar, narinig na? O, oh, yan. Matandang mayam, madaling mamatay. Yan daw yung hanapin. O, oh, di ba? Pero, syempre, di ba? Anong pride mo doon? Parang naghanap ka ng matandang mayaman. Tsaka ito isipin mo, paano ka mapipili ng matandang mayaman? O, oh, yun na lang isipin mo, di ba? Paano ka mapipili sa dinami-dami ng namimit niya? Bakit ikaw yung mapipili? Oh. So, syempre, di ba? Pangit, hindi siya maganda na kaya yan yumamang kasi dahil dun sa matandang namatay. Pangit naman. Mas maganda, ikaw talaga yung mawa ng success mo. Tama? So, ito yung ilan sa options para yumaman na alam naman natin hindi akma sa atin. Lalo na sa akin, no? Kaya sabi ko, ito na lang yung uno, yung nakikita kong way, nakikita ka ng malaki, aasenso ka, pero yung mga tao na nasa ilalim mo, nakikita mo din silang umaasenso. Imaginein mo, ito yung negosyo na yayaman ka, pero para yumaman lang, kailangan makatulong ka muna sa iba. So tingnan mo ha, makatao, makadiyos, di ba? Legal, moral, at ethical. So, kaya sarap niyang gawin. Kaya ang sarap seryosohin ng negosyo natin kasi wala kang tinatapakang tao. In fact, ikaw pa ngayon nag-aakay para umasenso din yung mga tao. Kaya nga tayo nag-i-invite eh. Tama ba? Hindi naman tayo nag-i-invite para pagkakitaan yung tao. Kasi kung invite, di ba yung mga ini-invite nga natin, anong sabi? Wala nga ako 8998 eh. Paano kapag kakitaan, wala ka nga 8998? Yan na isin mo eh. Tama ba? So, kaya tayo nag-i-invite kasi nga, syempre, para may sama sila sa pag-asenso. Okay? Ngayon, ito yung taong nag-mentor na sa akin dito sa business. Nung time na, di ba sabi ko nga, iniwan ako ng pinaka-nagpasali sa akin. Pero dahil nakikita ni Mentor MC na kahit wala yung nagpasali sa akin, everyday talaga, after ko sa trabaho, biyahe ako papunta sa office. Ganon yung routine ko dati. Pagod sa trabaho? Oo, pagod. Pero pagdating ko kasi sa opisina, natatanggal yung pagod ko. Bakit? Ang pinag-uusapan, puro pangarap, pagbabago ng buhay. Sa trabaho, wala ka pang ginagawa. Makita mo pa lang yung boss mo, pagod ka na. Diba? Makita mo pa lang yung mas mataas sa'yo, nababad trip ka na agad. Samantalang dito sa negosyo natin, babiyahe ka pa lang. Alam mo na e-excite ka agad. Bakit? Ang pinag-uusapan yung pagbabago ng buhay. Diba? So, saan nakakita ng community na ang pag-uusapan ay pag-asenso, paglago mo, pagtupad ng mga goals, 'di ba? So, yan si Mentor MC kung bakit ako nakinig din sa kanya at talagang sumama sa kanya sa business na 'to. Kasi imagine mo, teacher by profession, magna cum laude pa. 'Di ba kung isipin mo, 'di ba? Common sense na lang, hindi niya ipagpapalit yung profession niya. Yung career niya sa labas, kung itong negosyo na to, eh wala-wala. Diba? So, kaya talagang nakikita ko, nagpa-guide ako sa kanya, lalo na, kumikita siya ng malaki. Ngayon, nakabili na yan ng 6 na sasakyan, yung pang-6 niya, yung Fortuner na limited edition, top 5 na ng buong company ngayon. Diba? Bata. Okay? So, then, combined income nila ng wife niya
silang mag-asawa, pag pinagsama mo yung income nila, 1 million isang buwan. Saan ka nakakita ng negosyo, di ba? Nasa bahay ka lang, tapos ang kikitain nyo, kung halimbawa mag-asawa kayo, girlfriend, boyfriend, partner kayo, or kung ano pa man, di ba? Combined income nyo, 1 million isang buwan. Take note, pareha silang professional. Nurse by profession and teacher si mentor MC. Pero nagpalit nila yun dito sa negosyo natin. Bakit? Di hambak naman na malaki ang 1 million isang buwan compared sa minimum sa trabaho sa labas. Tama ba? Eh ito, magkasama sila sa bahay. Hawak nila oras nila. Di ba? So, ang sarap gawin ng negosyo kasi nga, yan yung future eh. Sabihin ng iba, eh, nauna na kasi sila. Kaya, alam mo ba sa totoo lang, kung bakit mas masarap gawin yung negosyo, pinapakita kasi ng mga mentors natin yung future natin. Kasi kung ano meron siya ngayon, yun yung future natin, yung pupuntahan natin eh. Diba? Di baling hindi ikaw yung nagsimula. Ang importante, ikaw naman yung susunod, nakikita ng malaki. Ikaw naman yung susunod na makakabili ng sasakyan, ikaw naman yung susunod makabili ng property, ikaw naman yung susunod na checkin ng malaki. Kasi mahirap naman, di ba? Ang kikita, diba, ang kinikita ng nauna sa'yo, 10,000, 20,000, mumotivate ka ba nun? Di ba? Siyempre, hindi. Kaya kami namumotivate talaga. Kasi nga, grabe, ibang level eh. Okay? So, and then ito naman yung core talaga ng diamonds, which is ito yung black diamonds, na majority dyan, mga dating walang-wala talaga, meron din naman mga professional. Pero, same path yung dinadaanan ngayon. Ibig sabihin pala, pagsapin ng pangarap na yung pinag-uusapan, kahit ano pa yung gagawin, na basta kita ka ng malaki, irregardless kung ano pa yung profession, ano tinapos mo, ibig sabihin, wala siya sa linya. Wala sa linya yung pagtupad sa pangarap, nasa tamang opportunity yan. Okay? So, then, isa ako sa Black Diamonds, okay? So, usapan natin yung awards. So, yung mga major awards ng company, ng uno na na-hit ko na. Okay? So, nandito yan sa office ko. Then, kanina may kinuha ulit ako na 4 na bagong award. So, sabi kasi dito sa negosyo natin, every time nag-hit ka ng award, bukod sa nare-recognize ka, kumikita ka rin ng malaki. So, nasa likod ng award na yan yung pagkita ng malaki. Pag na-awardan ka, kumikita ka. Pag hindi ka na-awardan, indicator din yun na hindi ka kumikita. Di ba? So, kaya make sure every month, sigurado naman ako dito sa RGS, monthly recognition. So, indicator yon ng progress. Pag yung sa awarding, no, progress. Yung, alam mo yon kung sino talaga yung nagsipag. Kaya i-recognize yung mga nagsipag talaga, lalo na yung mga top earners, no? So, make sure na every month hindi ka nawawalan ng award. Make sure na every month, ikaw yung, alam mo yung pangalan mo. Yun laging na, kasi dito, makikilala ka lang dito sa negosyo natin pagka lagi kang na-awardan. And pagkilala ka dito sa negosyo natin, matatandaan ka na kumikita ka ng malaki. Kaya dapat magpakilala ka. Dapat yung pangalan mo, laging binabanggit every awarding. Ayos ba yon? Kasi ano yan eh, di ba parang sa school, makikita mo naman eh, sa school nga eh, bakit may first grading, second grading, third grading, fourth grading? Para makita kung tututo ba yung estudyante. So tayo din dito sa business, kaya tayo may awarding monthly para makita natin yung mga partners natin, yung mga business partners natin, nag-grow din ba sila? Kasi hindi naman instant coach kagad yung resulta ko dito sa negosyo. Eh. Wala namang ganun eh. Nagsimula ako na ang result ko, awards talaga. Pag naubos mo lahat ng awards, magugulat ka, ang sunod na nun, yung first car mo na, diba? Second car mo na, property mo na. Hanggang sa sunod-sunod na yun. Pero kung yung maliit na award nga, hindi mo makuha, paano pa yung malaki?
'di ba? Paano mo makuha yung malaki kung yung maliit hindi mo nakasanayan kuhanin? Tandaan mo, dalawa yung habit. Pwedeng habit ng failure, pwede din ang habit ng pagiging achiever. So pag failure yung habit na nabuo sa'yo, paano yun? Yung every month pumapayag ka na tagapalakpak ka lang? Yung every month pumapayag ka na pandagdag bilang ka lang? Hindi mo na mamalayan. Nasasanay ka na na walang nangyayari sa'yo. Pero pag ang na-develop sa'yo yung habit ng pagiging achiever, kahit maliit na goal yan, kahit maliit na award yan, pag paulit-ulit mong nagagawa yon, ang na-develop na sa'yo yung pagiging goal-getter. So the moment na goal-getter na yung na-develop na skills mo, hindi ka papayag na maging talunan ka sa buhay. Hindi ka papayag na walang mangyari sa'yo. Diba? So kaya make sure careful ka dun sa habit na nabubuo sa'yo. So kung sa tingin mo nung mga past months, ang na-develop sa'yo, wala lang, di ba? Pumapayag ka lang na attendees ka lang. O make sure December, i-break mo na yung pagiging ano, dapat this time, yung habit na ng pagiging achiever yung ma-develop sa'yo. Para pagdating ng 2022, talagang todo-todo result na yun. Bakit? Achiever ka na eh. Okay? So, ayan, so meron akong office dito sa condo. Ayan, so may mga office room ako dito. Okay, so ito, lagi matatandaan, the only thing constant in life is change. So, whether gumalaw ka o hindi, yung oras nagbabago. Na? Yung panahon nagbabago. Yung presyo ng bilihin nagbabago. So, kesa ma-stack up ka, kesa, alam mo yun, walang mangyari sa'yo, sumabay ka talaga sa pagbabago. Kasi nga, yung mundo nga nagbabago eh. Isipin mo na lang, sino mag-aakala, di ba? Pag-aaral, magiging online. Hospital, magiging online. Pera na nga lang eh. Di ba? Ang pera nga ngayon, digital na din eh. Di ba? Sino pa dito humahawak ng mga salapi, mga pera-pera. Di ba, bihira ka na nga lang din humahawak ng pera. Anong ginagawa mo? Gcash na lang. Ibig sabihin, digital na pera. So, nagbabago na talaga yung mundo. So, pag hindi ka sumabay, mapag-iiwanan ka. Okay? So, anong punto? E di, gawin mo na lang, i-adapt mo yung mga changes. Para at least, yung, kasi, the moment na nagbago na rin yung way ng thinking mo, yung pag-accept mo sa reality na nangyayari, yung actions mo mag-iiba din. So the moment na nag-iba na yung actions mo compared sa nakasanayan mo, yung resulta, mag-iiba na din yan. Okay? So, and then ito, your future is created by what you do today, not tomorrow. So ang punto, sabi nga eh, kung gusto mo maging maganda yung kinabukasan mo, yung future mo, dapat gumawa ka ng mga tama sa panahon ngayon. Kasi kung ano man yung buhay na meron ka ngayon, resulta yan ng mga actions and decisions mo ng mga past days, di ba? Past weeks, past months or years, di ba? Kaya yan yung buhay na meron ka. So, kung gusto mo mabago yung future mo, kailangan gumawa ka talaga ng bago ngayon. Kahit na, di ba, sa totoo lang, mahirap gumawa ng bago. Tama ba? Pero kailangan siya eh. Lalo na kung gusto mo talagang mabago buhay mo. Okay? So, kaya kailangan. Kung tinatamad ka, kailangan labanan mo yung katamaran mo. Ganun. Mas masakit mapakinggan yung salitang katamaran. Pero, di ba, yun kasi yung reality. Maraming tao, tamad eh. So, sa panahon ngayon, walang puwang sa mundo ang taong tamad. And, tingnan mo naman sa online. Yan, sa online natin, lahat andyan na, very convenient. Nakita ko nga yung video nyo ng presentation. Sa totoo lang, guys, hindi ka na mapapaos, hindi ka na magkakandakalyo kayo sa pagpipresent. Dati kami nagpe-present pabaliktad.
Diba, habang nagsasalita ka, nagsusulat ka, ganun dati sa bond paper. Ngayon, anong gagawin mo na lang? Ikiklik-klik mo na lang? Di ba, magkakaroon ka na ng sign up? So, sabi nga, pag itong panahon natin ngayon, hindi ka pa kumita ng malaki, kasalanan mo na talaga. Tama? Kasalanan mo talaga kasi lahat na ng advantage ng technology nandyan na. Kailangan mo na lang i-maximize. Kailangan mo pakinabangan. Okay? So, ako, nung time na nag-online na, okay? Actually, dati pa, nung offline days, may numbers game na tinatawag eh. So, mas marami kang kinauha, mas marami kang mapapapayin. So, ako, nung nag-online na, nagkaroon kami ng tinatawag na daily task. So, yung daily task ko personal, ito siya. Nagkakaroon ako ng per set. Okay, so yung per set na yan, ang ginagawa ko dyan, yan yung breakdown ko, no? Ng per set. So, ang ginagawa ko dyan, presentation or latag. Hindi latag ng kama yan, ha? Latag ng negosyo. Present, eh, baka ay latag. Sige, maglalatag na nga ako ng banig. Hindi ganon. So, presentation yan ng marketing plan. So, everyday, minimum yan. Minimum dapat 5 presentations per day. And sa totoo lang, kung magsisend ka lang ng video, kung meron, alam mo yun, kung ginagawa mo siya, napakadali sa loob ng isang oras, ilang presentation pwede mong pagsabay-sabayin. Diba? Na nasa bahay ka lang. So, minimum 5 presentations per day. Kasi, di ba, meron tayong ano, kung gusto mo talagang kumita ng malaki, meron kasi tayong, ano nga bang tawag dun? Meron tayong ratio na sa 10 presentation, merong 2 possible na sasali. Okay? So kung gusto mo pala makapag-direct ng 4, kailangan may 20 kang mapresentahan, may chance ka na may 4 kang mapasali. So, pag may 5 kang napresentahan, may chance na may isa kang direct. So imagine, 5 presentations ka per day, tapos bawat isa na lang, di ba may sumali sa 5, edi every day meron kang direct. Every day meron kang sign up. Times mo sa 30 days yon, kung nag 1-5-1-5-1-5 ka na, okay? Edi minimum ka 45,000 isang buwan. E paano kung naka-multiple accounts ka pa? Di ba? So, mas malaki yung income mo. So, yan yung ginawa ko nung nag-online na. Okay? So, familiar naman siguro kayo sa calendar. Tama? So, familiar ba? Calendar? Baka wala kang calendar, no? Sa totoo lang, ang sabi kasi sa akin dito ng mentor ko, ang boss natin dito sa negosyo, di ba kasi wala tayong boss dito, di ba? So, ang boss natin dito sa negosyo, yung calendar. Kasi kung yung nakasulat dito sa calendar na to, halimbawa, puyat ka. Pag may schedule ka ng 6 a.m., kahit puyat ka, gigising ka, bakit may schedule ka? Di ba? Pag halimbawa, nanonood ka ng Netflix, pag may schedule ka ng 11 a.m., dahil may schedule ka ng 11 a.m., ipopost mo yung Netflix, magpe-present ka ng 11 a.m. So whatever na nakasulat sa calendar mo, yan yung magsiset sa'yo ng direction sa business natin. So pag blanco ang calendar mo, indicator yun na wala kang ginawa. Pero pag marami nakasulat sa calendar mo, ibig sabihin nun, busy ka. Ibig sabihin nun, ginagawa mo yung part mo sa negosyo mo. So, napaka-importante ng calendar. So, makikita mo dyan yung breakdown, 8 a.m., 9 a.m., 10 a.m., para ma-maximize mo talaga bawat oras. Kasi sa totoo lang, di ba? Maraming tao, pantay-pantay na naman tayo 24 hours eh. Kaso lang, hindi lahat ng tao ginagawa or pinapakinabangan yung 24 hours nila. Marami, 24 hours nila, lumipas lang. Tama ba? So, kung may breakdown ka ng bawat oras natin, makikita mo, ang dami mo palang oras na bakante pa. Oh, di ba? Na feeling mo, pagod ka maghapon, pero ang totoo nun, wala ka namang ginawa. Pero,
pag puno yan, imagine mo puno yung calendar mo, sasabihin mo productive ka. Okay? So, yan yung isa sa talagang sa akin, pag tinanong mo yung diamonds, ano yung una tinuro ko sa kanila at consistent kong tinuturo sa amin sa diamonds, calendar talaga. Ako, imaginein mo, ito yung calendar ko. Yan. So, nagpiprint ako ng calendar, puno talaga. Literal. So, puno talaga. Calendar. Kaya nga tumawag sa akin si Aplia. Sabi ko, sige, susulat ko. Sabi niya, grabe ka, katabi mo talaga calendar mo. Oo, katabi ko kasi talaga yan. Kasi bawat oras, sinusulat ko. Okay? So, para at least ma-maximize mo. Ayos ba yun? So, yan, calendar. Then, eto na. Kung gusto mo talaga kumita ng malaki, make sure may prospect list ka. Okay? Kasi the moment na may prospect list ka, meron kang pwedeng invitein. Pag may na-invite ka, so OBP tawag sa amin, sorry, di ko napalitan. OBP, ibig sabihin yan, online business presentation. Okay? Or business preview. So pag may invite ka, may mapipresentahan ka. Pag may napresentahan ka, may possible pay-ins ka. Kasi nga syempre, at the end of the day, hindi naman natin mapipilit yung tao kung sasali o hindi. Pero, pag napresentahan mo kasi, possible na mag-join. Pero mananatiling hindi sasali ang kakilala mo pag hindi mo prinesentahan. Mananatiling no ang sagot niya pag hindi mo prinesentahan. Pero, pag prinesentahan mo, may chance na mag-yes pa rin siya. Tama ba? So, kaya kailangan magkaroon ka niyan. Then, the moment na may pay-in ka, syempre magkakaroon ka ng income. And after ng income, paulit-ulit mong gawin tong mga to, nakakatamad man gumawa ng prospect list na 500 every month. Yeah? So, baka ikaw wala ka pang prospect list. Yeah? So, kailangan gawin mo siya. Kasi pag wala kang prospect list, wala kang ma-invite. Pag wala kang na-invite, wala kang malalatagan. Pag wala kang nanatago, wala kang magiging pay-in. Pag wala kang pay, wala kang income. Pag wala kang income, wala kang handa sa Pasko. Ganon. O, di ba? Dugtong-dugtong yan. Kaya kailangan meron kang prospect list. Okay? So, after yan, pag may income ka na ng malaki, dyan na unti-unti yung pangarap mo at yung goals mo, kukuha mo. Malinaw ba yun? Hindi pa pwedeng may invite ka, pero ang prospect list, paano nangyari yun, di ba? So, kaya kailangan, ano yun, dugtong-dugtong siya na process. Okay ba yun? So, ito yung lagi mong tatandaan, dreams do not come true just because you dream them. Hindi magkakatotoo yung pangarap mo nang iniisip mo lang siya, di ba? Yung parang lagi mo lang siyang nasa dream board mo lang, ganun. Mangyayari yan, pag mamaterialize yung pangarap mo, pagka nilagyan mo ng hard work. So, it's hard work that makes things happen. So, lagi mong tatandaan, sabi ko nga kanina, walang puwang sa mundo ang taong tamad. Saan ka nakakita, nag-apply ka ng trabaho, nakita mo, for hiring, a lazy people. Di ba? Walang ganon. Okay? Minsan sinasabi mo pa, para tanggapin ka, masipag ka, kahit hindi naman eh. So, alam natin na kailangan masipag ka talaga. So, ang maganda lang dito, yung paglalagyan mo ng sipag mo sa negosyo natin, eh, pangarap mo. Hindi pangarap ng upline mo, hindi pangarap ng downline mo, kundi pangarap mo. Para saan? Para sa pamilya mo. Okay ba yun? So, it's your decision and hard work that creates change. The moment na nag-decide ka na, so, lalagyan mo na yun ng action. So, yung actions doon, yung hard work, yung pag talaga numbers game. Then, tanadaan mo, di ba? Ang desisyon, magiging mali lang yan pagka hindi mo pinanindigan. Okay? So, habang pinanindigan mo yung desisyon mo, makukuha mo yung pangarap mo. Ganun lang siya. So, hanggang sa mag-create na ng malaking pagbabago sa'yo, ng way of thinking mo, ng actions mo, tapos yun na, dun na magsisulputan lahat ng results na gusto mo. Then, yun na, after 10 months, nung ginawa ko,
yung tinuro ko kanina, after 10 months, doon ko na nabili yung first car ko. After a year, doon ko nakinita yung first million ko. Tapos, netong pandemic lang. Pandemic, naging part ako ng 3 million club. O di ba, kumita ng 3 million during pandemic. So, sobrang amazing ng business natin. Marami, di ba, nawalan ng trabaho, pinagkakitaan, nalugi negosyo. Pero yung business natin, kahit pandemic, nasubukan na natin, kaya pa rin magpakita ng malaki. Then, eto na. Dito ko na naranasan sa business to, magkaroon ng check-in na 354,000. Tapos, after 3 weeks yan, kumuha ulit ako ng 138. So, parang wala pang isang buwan, nasa 492,000 yung kinuha kong check-in. Grabe, no? Sa next week, sa Friday, one possible ng grupo namin. So, kung dito ang check-in ko, 492,000, sigurado ko, nabit ko yung 492,000 na yan sa one impossible namin sa Friday. Diba? Kaya sigurado, imagine mo, no? Kalahating milyon, handa mo sa Pasko. Pwede na ba yon? Sulit na ba? Sulit na ba lahat ng effort? O naman, diba? Pwede nang maghanda, pwede mo na din handaan pati yung sa kapitbahay. Ganun. So, kaya sobrang sulit. Ang sarap gawin ng negosyo natin. Then, ito yung deepest why ko, bakit ko sineryoso talaga itong negosyo. Kasi nga, syempre, di ba, para bigyan ng masarap na buhay yung pamilya. And marami, di ba, baka yung iba dito nasa abroad. Kaya nga tayo nagsakripisyo, pumunta pa sa ibang bansa eh. Syempre, para sa pamilya. Gusto natin maibigay yung best para sa kanila. Kaso lang, marami ako na-encounter, pumunta sa ibang bansa, nag-alaga ng ibang anak, pero yung sariling anak nila hindi nila naalagaan. Tama ba? Yes, kailangan natin ng pera, pero iba pa rin yung presensya pagkasama mo yung taong mahal mo. Yung negosyo natin, sobrang ganda na gawin. Bakit? Kumikita ka na ng malaki, kasama mo pa pamilya mo. O, di ba? Walang katumbas na halaga yung makita yung ngiti sa mukha nila. Di ba? So, ayan, last June yan, birthday ko, pandemic pa rin naman itong June. Pinaluwas ko sila from Cebu. So, naabay Bisaya. Yeah. Diba? So, sa Cebu yung family namin. Pero ako naman dito ako lumaki sa ano. Lumaki nga ako dito sa Manila kung kanino ko nagpaampon. So, kaya yung mama ko, family namin, pinaluwas ko sila dito sa Manila nung nag-birthday ako. Uy, ng Bisaya diri coach. Kaya pala na, ano eh, kaya pala maraming wapa. Diba? Kasi daghang Bisaya. Okay? So, ganun talaga. So, sa mga iba ang, ano, iba ang probinsya. Bisaya kasi nagsasalita. So, ito nga, pinaluwas sila last June. 1 month sila dito sa Manila. Pumunta kami ng Baguio, Pangasinan, Zambales. And punta kami. Tapos, kung saan-saan kami nagpunta, dami na yung ginalaan yan. Pero imagine, kahit isang buwan na hindi ako nakapag-network, pure, kasi nga, in-enjoy ko nakasama ko sila dito. Pag open ko ng account ko, may laman 124,000 pesos. So, nagbakasyon ako ng isang buwan, pag open ko, may 124,000 pa. Pwede na ba yon? Vacation, di ba? Nagbakasyon ka, pero kumita ka. Sa trabaho sa labas, isang buwan kang wala. Wala ka nang babalikan. So, tinuloy ko pa, syempre, yung negosyo. So, last August, hindi ko na nasama iba kong mga income. Pero makikita nyo dyan, last August, kumita ako 114 isang buwan. Tapos 141 isang buwan. So, kung makikita mo, no, anong trabaho yung pwedeng magkaroon ka na
isang buwan lang ang increase mo nasa 30,000. Isang libo nga, isang daan nga eh, or 10,000 nga na increase na sahod, di grabing rally eh. So yung negosyo natin, di ba, imagine mo, 30,000 pwedeng magkaroon ka ng increase buwan-buwan, depende sa'yo. And kung makikita nyo dyan, iba't ibang account numbers yan. So iba't ibang account numbers, so yan yung tinatawag natin na multiple branches ng business natin. So pag marami kang branch ng negosyo, mas malaki income mo. Kasi kung isang branch lang ako, baka 79,000 lang. So sayang naman yung ibang income pa. Di ba? Sayang naman yung 40,000 pa. So kung dito naman makikita nyo, 5 na branch yan. Okay, so kinita ko naman 141. Na kung one branch lang ako, 65,000 lang. O, sayang naman yung mga 8,000 pa. Tama ba? Na nag-multiple accounts ako. Ito isipin mo, nag-multiple accounts ako 6 years ago. Nag-15 accounts ako or nag-15 branches ako 6 years ago. Ibig sabihin pala, nakabili na ako ng sasakyan, kumita na ako ng milyon sa negosyo na to. Ngayon, wala na akong nilalabas, pero yung income tuloy-tuloy-tuloy pa rin. Which is very, good decision talaga siya. Isang panahon ngayon, di ba? Isang cellphone na ang 100,000. Kaya, kung ikaw hindi ka pa naka-business package, gawin mo business package na. Kasi sulit naman siya bandang dulo. Ito, tingnan mo na lang, 141,000. And sabi ko nga, sa One Impossible namin, kalahating milyon yung magiging cheque ko. O, di ba? So, dun pa lang, panalong-panalo ka na talaga. Bakit? Dati pa ako naglabas ng 134,000. Eh. Ngayon, wala na akong pinupunan. Pero yung income, tuloy-tuloy-tuloy-tuloy pa rin. Okay? So, ito yung mga car achievers sa team namin. Pag napakinggan nyo din yung success story ng mga yan, sobrang may-inspire ka. So, ito, di ba, my first car. Ito yung second car ko, BMW. Pakinala mo, naka-BMW, anak politiko, di ba? Mamayaman. Ako po, labandera lang na ginawa yung negosyo natin. Pwede na ba, BMW? Nakikita ko ganyan dati yung mga kotse ni Coach Warren. Alam ko meron din siyang ano, BMW. Ah. Yan, so, BMW, pamalengke. Pwede na? Grabe, no? So, bakit? Kasi meron akong pangatlong sasakyan for tuner. So, kanina ito yung gamit ko nung nagpunta ako sa office, BMW. Tapos minsan, kahapon, ito gamit ko yung Fortuner. So, parehas kasi nasa akin yung dalawa. O, di ba? So, kaya pag lumuluwas dito yung parents ko, anong gusto nyo gamitin ko pang sundo? Ay, yung BMW o yung Fortuner? Grabe, no? Samantalang dati, ang choices ko dati, tricycle o jeep. Di ba? Bus, MRT. Walang masama doon. Diba? Walang masama sa pagko-commute. Kasi dati din naman akong gano'n nagko-commute. Kaso lang, wala din naman masama na nasa komportable yung sasakyan yung pamilya mo eh. Sa panahon nga yun eh, hindi na luho ang pagkakaroon ng sasakyan. Kailangan na talaga siya. Ang hirap kaya mag-commute. Nakikita ko lagi yung haba ng pila, nagtatakbuhan yung mga sasakay. Diba? Pag umulan, kasama mo anak mo, wala na. Bukas asamo, may lagnat na. Tapos ngayon, di ba, pandemic? Walang pandemic sa mga nagko-commute eh. Kasi may nagsisiksika na sa bus, may mga nakasabit sa jeep. Alam mo yung ganun? Na kung may sarili kang sasakyan, komportable ka, naka-aircon ka. Ang malupit, pagsakay mo, di ba, bababa ka kung saan ka napupunta. Hindi yung nalang sakay ka, sakay baba, baba. Pagdating mo sa pupunta mo, haggard ka na. Di ba? So, ang sarap pag may sarili kang sasakyan. Okay? So, dapat yung goal nyo din yan. Then, ito na nga. Kailan ko ba ito binili? September? September of this year, binili ko yung first property ko na worth 6 million. Dahil sa business.
Sabi ko ay nagsimula lang yan sa 8,998. Simula lang yan sa lakas ng loob na sabi ko kahit kumita nga ng 1,000, 2,000, okay na ako. May pambayad lang ng boarding house, okay na ako. Pero imagine, after 6 years, hindi lang pambayad sa boarding house na bili ko. Ang nagkaroon ako, nakabili pa ako ng property. So, my first property, syempre, yan, may second na, may third na. So, nakaka-excite, di ba? So, kagaya nun, nai-inspire talaga ako kila Apply Warren eh. Kasi nga, property na yung meron sila. O, di ba? Yung mga future natin. Kaya ang sarap trabahuin ng negosyo. Sobrang worth it. Alam mo yung pinagtatawanan ka dati? Okay lang yan. Pag hawak mo na yung resulta mo, sulit na sulit lahat. So, ito yung room ko nung time na nagkakasambahay po ako. Familiar ba kayo sa folding bed? Ang tagal ko na yata. Sorry ah. Ayan, so, familiar ba kayo sa folding bed? Hindi kayo familiar, grabe kayo. Ako lang nakakakilala sa folding bed. So, pag gumalaw ka, di ba, maingay. Tapos, pag umikot ka, magulat ka yung pawis mo nasa folding bed na, no? Ayan. So, yan yung kwarto ko dati na ang malupit na yan. Hindi ko yung kwarto pala. Kwarto yan ng aso. Na kahati ko dyan sa kwarto na yan, aso ng amo ko nung nagkakasambahay ako. Sa umaga, tanghali, hapon, dyan siya. Kasi mainit sa garahe. Pagdating ng gabi, ilalabas na yung aso kasi nga hindi naman na mainit sa garahe. So, after niya dyan, ako naman mahihiga. Ilalagay ko lang yung folding bed, matutulog na ako. Yan yung routine ko nung kasambahay ako. Nakakaawa. Oo, nakakaawa. Wala akong choice. Pag hapon, gusto ko magpahinga kasi pagod sa paglinis ng bahay. Di ba? Wala akong choice. Ilalatag ko lang yung folding bed kahit saan matutulog ako. Ganon. So, wala akong sariling kwarto eh. Yan ako dati. Na talagang sabi ko nga eh, kung pagsasawaan yung hirap ng buhay, talagang pinagsawaan ko. Kaya nung ito yung negosyo, sabi ko, ang dali lang, mag-i-invite ka lang, attend ka lang ng trainings, gagawin mo lang yung part mo. Sobrang dali na ito, compared naman yung hirap sa buhay sa labas. Para maging mahirap din naman sa labas, di ba, pinaghihirapan din naman natin. And then, saan ka naghirap? Sa pagiging mahirap. O di, ang maganda sa negosyo natin, paghirapan mo na yung pagiging successful mo. So, kaya, yan, ito. Ito yung ipapatayo kong bahay dun sa nabili kong property. Di ba, sino mag-aakala na dating kasambahay, dating labandera yung magkakaroon ng ganyang bahay? Pwede na ba? Ayan. So, yan din yung pwede mangyari sa'yo. Basta seryosohin mo itong negosyo natin. Okay? Then, ito nga sabi ko nga dyan, one day you will laugh at the problems you have today. Minsan, di ba, pagka dumadaan ka dun sa challenges, feeling mo ang hirap-hirap. Na, kagaya ngayon, syempre, alam ba, may pinagdadaanan ka. Feeling mo ikaw na yung may pinakamabigat na problema sa buong mundo. Tapos, eto isipin mo, ano yung pinaka naging problema mo na mabigat 5 years ago? Di ba, hindi mo na nga maisip ngayon? Kasi, nalagpasan mo na. So, ganun din, kung may pinagdadaanan ka ngayon, lagpasan mo lang, daanan mo lang. Kasi darating yung time, hindi mo na mararamdaman yung bigat niyan pagka nalagpasan mo na. Pero pag tinambayan mo ng tinambayan yung problema na yan, problema na, pero problema mo pa. Hindi na problema ka talaga. So, solusyon dapat. Solusyon ang gawin mo. Okay? So, ganun lang siya. Kailangan lagpasan mo lang. Kasi lahat naman ng tao may problema eh. Depende na lang paano mo i-handle. So, kung gusto mo walang problema, dapat dun sa sementeryo. Marami dun, wala nang problema. Di ba? So, since buhay ka pa, normal lang yan. Pero yun nga, kailangan lagpasan mo lang. Okay? So, eto, nagkaroon ako ng mga libreng cellphone dito sa business. So, pang 15 accounts, di ba? Cellphone lang. So, yan, may mga libre-libre kasi dito. So, na-experience ko din mag-yacht party dahil sa business. Okay, nag-free diving. So, kahit saan kami magpunta, okay lang. Kasi nga, hawak naman namin yung oras dito sa business. So, everything comes to you at the right time. Be patient and trust the process. Dito sa negosyo natin, bawal lang mainipin. Kasi,
pag nainip ka, talo ka. So magtiwala ka sa proseso, lahat naman ng bagay may proseso. Damit nga para mabuo yan. Diba? Isang sinulid lang yan na dumaan sa tamang proseso, kaya maganda kinalabasan. So, yung pangarap mo, ano pa siya, ongoing pa. Kaya may proseso. Kailangan ng daanan mo ng maganda yung proseso na yun para maganda kalabasan ng pangarap mo. Okay? Ayan. So, ito yung pinaka-mentor namin, si Mentor MC and Mentor Val, na talagang yung puso nasa pagtulong talaga. So, kami naman yung mga international top earners ng buong company. Okay? So, from Diamonds 11 kami. Yung iba kasi nasa USA. So, kaya kailangan yun nandito sa Manila. So, walang pinipili, di ba? May bata, professional o hindi. Kaya mo din. Ako nga nagawa ko eh. Mas magaling pa sa akin. Nagkataon lang. Mas masipag ako sa'yo. So, ito yung mga travel incentive namin. So, sa January 4, diyan kami sa The Farm. So, sa The Farm na yan, check mo na lang mga artista nagpupunta dyan. Sobrang mahal dyan sa The Farm. Grabe, presyo dyan. Ginto. Pero sa amin, in-incentive lang basta makapasok ng international top earner. So, yan yung mga lifestyle na hindi ko ma-experience yan kung empleyado pa ako. Pero buti na lang, sineryoso ko yung negosyo. Kaya may mga freebies na ganyan. Okay? Basta search mo yan, The Farm at San Benito. Makikita mo talaga. Ang nagbo-vlog niyan, mga artista. Literal, mga artista. Okay? So, kami, hindi kami artista. Nag-uuno lang kami. So ito yung mga international top earner. So 11 kami. So top 62, ito yung ranking ko na latest. So may angat pa yan. Okay? So in summary, ito na yung mga nangyari sa akin sa business for 6 years na marami pa sobra. Sobrang kaya na ang sarap paggawin ng negosyo. Eh, di ba kung ikaw baka sinasabi mo, ako lang ako may invite. Ako nga 6 years na may nai-invite ko eh. So, invite ka lang, hanapin mo. Gawa ka kasi prospect list. So, kung sa akin, may nangyari nga sa negosyo na to. Parehas lang naman tayo ng negosyo, parehas lang tayo ng sistema, parehas lang tayo ng kumpanya, parehas lang tayo ng produkto. Kailangan lang, kung gaano kasipag si Mentor Warren Trinidad, si Mentor Dayan nyo, dapat pantayan nyo, dapat higitan nyo pa nga eh. Diba? Kasi yung negosyo natin, yung pairing, pag-graduate ka ng 10 pairs, pantay-pantay naman tayo lahat ng pairing, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5. And hindi naman unfair yung company natin. Bakit? Kahit ano pa yung background mo, kahit anong pangalan mo dyan, basta makita ng system natin na may pumasok sa left mo, may pumasok sa right mo, may 1-5, 1-5, 1-5, 1-5. So, ano kailangan mo? Paramihin mo yung left and right mo. Damihan mo yung taong natutulungan mo. Kasi pag kami ka ng taong natutulungan, yung income, given na lang yan. Okay? So, ulitin ko, ako nga LABAN DERA high school graduate. Nagawa ko magkaroon ng 3 sasakyan, property, nakatira ko ngayon sa condominium, kumikita ng malaki. So, ibig sabihin ikaw, mas kayang-kaya mo. Kung babae ka, kaya mo din at dapat lang may resulta kang babae ka. Kung lalaki ka naman, sigurado ko kayang-kaya mo rin. At syempre kung padre di pamilya ka, di ba? Mas dapat kumikita ka ng malaki compared sa babae. So, equal chance naman tong negosyo natin. Kailangan lang yung effort talaga ibigay mo. Pag mataas yung effort na binigay mo, mataas yung check-in na magkakaroon ka. And yung resulta, hindi mo mapipeke yan. Pag umahataw ka talaga, tama yung resulta na makukuha mo. Pero pag, kasi hindi ka nakikita ng mentor mo, hindi ka nakikita ng upline mo, hindi ka nakikita ng downlines mo, kung anong ginagawa mo everyday. So, pwede mo silang mapeke, pero yung resulta mo, hindi mo mapipeke yun. Pag may cheque kang malaki, ibig sabihin, ginagawa mo talaga part mo. Ayos ba yun? And kasali ka na. Tandaan mo, marami nga tayong nai-invite. Gusto nilang sumali pero walang 8998. Na gusto nilang sumali, walang 134,000. Ikaw baka naka-15 branch ka na. Ikaw baka kasali ka na.
ang kailangan mo na lang trabahuin mo. Ayos ba yun? So with that, thank you so much ulit sa pag-invite sa akin. I hope na na-inspire ko kayo and meron akong na-impart sa inyo tonight. So thank you, Upline Leah, and sa buong RGS sa core. Then syempre kay Coach Warren and kay Coach Diane. Yeah, thank you so much, Coach. Grabe ka na, kabaliw. Sabi ko sa'yo, iba yung result mo ngayon kaysa before, eh, di ba? Again, maraming salamat, Coach Aubrey. Grabe, ano, parang, anong tawag dito, nabitin ba kayo? Parang nabitin ako eh. Sige nga, bahayin niyo po ng thank you dyan si Coach Aubrey kasi nga, kahit sobrang busy niya ngayong araw na to, talagang buti na lang, nagpadala siya sa kakulitan ko. Ayan. Again, thank you so much, Upline, ha. Kita tayo sa office. Masensya na patagal yata tayong shiri ko. Pero... Mas maganda, Coach. Sulit na sulit po. Sobrang ganda. Iba-iba yung binagsak mo before kaysa ngayon mas lalo silang nai-inspire. Mas lalo kaming nai-inspire at ang dami naming natututunan, lalo na